Daan-daan ang pumila sa North Commonwealth Community Pantry sa Quezon City para kumuha ng kanilang mga pangangailangan. Sa isang post sa Facebook page ng North Commonwealth Community Pantry, ikinuwento na lumapit ang tindero ng saging na si Mang Jerry Pornales, hindi para kumuha ng kailangan niya, kundi magbigay ng tulong. Pumunta po siya mismo sa drop-off point ng mga donations, may dala-dala siyang mga trays ng itlog. So, na-surprise po kami kasi instead na siya yung pumila dito sa pantry, manggagaling pa kay Tatay Jerry yung tulong. 62 years old si Tatay Jerry, nakilala sa kanilang lugar sa North Commonwealth sa pagtitinda ng saging, turon at itlog. Kwento ni Tatay Jerry, labis na naapektuhan ang kanilang hanap buhay mula nang ma-stroke ang kanyang asawa noong 2015. Pero laking pasalamat niya at maraming tumulong sa kanilang pamilya. Mga tao rito na tumulong rin sa akin na ma-survive ko yung hirap namin. Kaya nung hirap talaga ako, sabi ko, Panginoon, bahala na kayo sa akin. Para masuklian ang lahat ng natanggap na tulong ng kanilang pamilya noon, naisip ni na Tatay Jerry na magbigay ng kanilang donasyon sa kalapit na community pantry. Sabi ko, sige, order tayo ng itlog. Sabi ko, kahit apat na tray lang yun, makakatulong yan sa kanila. Nung tayo nangangailangan, binigyan tayo. Ngayon tayo may sobra naman kahit kaunti, isi-share naman natin sa iba. Dahil sa story ni Mang Jerry, nakita natin na yung community pantry, it communicates a lot of beautiful things about being a Filipino. Bayanihan, yung pagiging bayani para sa kapwa. Mga naninirahan naman sa kalye ang napiling dalhan ng pagkain ni Bayan Patroller Lyra Royo sa pamamagitan ng kanyang rolling community pantry. Namimigay siya ng bigas, itlog, mga delata, noodles at iba pang mga pagkain at hygiene kits. Busking o street performance naman ang ginawa ng mga bata mula sa mga bayan ng Los Baños at Bay sa Laguna. Kwento ni Bayan Patroller Justin Olaes, ito ang paraan nila para makalikom ng dagdag na pondo para sa Bay Community Pantry sa tapat ng isang parokya. Cory Quintos, ABS-CBN News.